dito sa dalawang analyst natin. Lagi sila nasasakaduhan ng pinto. Yung dami mo na sinabi, pinagdabugan ka pa ng pinto, ano? Oo nga. Pag ganun pa eh. Paano kayo nakakalabas? Paano kayo nakakaalis? Eh, sinakaduhan kayo ng pinto. Doon na lang sila. Ah, doon na lang sila para mag-aantay na lang sila, kumbaga. Para makapanood sila na maayos. Yes, kasi ayan. Dyan lang kayo kasi kailangan nyo mag-analyze mamaya. Ngayon, nakikita mo sa mga sinats, gumamit pa ng emote ng Olic Philippines. Oo. Kumbaga, parang wala tayong sinasabi kung anong gusto lang iparating. Oo. Baka napindot lang. Ba? Onik eh. Oo. Ano ba nangyari sa Onik? Hindi natin alam, hindi alam. Pero yung alam ko, yung ano, Indo. Oo. Yung Indo na napakamak. Feeling ko nga yung graphics sa page mo, galit na galit pa dun sa... Ewan ko. Na, dalawang malaki nakalagay. Oo, oh, tinatakan yung passport mo eh. Kala mo award eh. Mm-hmm. Pero shoutout sa lahat ng EPL teams na nanonood ngayon na hindi nakalipad ng MSC. Alam namin na sumusuporta kayo sa mga kaibigan nyo. Kasi for sure, may kaibigan kayo, isa o dalawang player dito sa RSG or sa Omega. At si Jablo, si Nats, nagsusuntukan sila dito. Kanina pa talaga. Malala. Kanina pa talaga, kahit yung game number one natin, yun din yung naging performance sa Mileni. Oy, wait lang, medyo tumabingi dun yung string ni Light. So for the side of SG, sila ngayon somehow nagiging aggressive. So masasabi natin na aggressive kasi sila yung nakaposisyon dun sa point wherein pwedeng dumaan yung Philippines. Pero ito nakakatakot. Nabanggit natin kanina, Demon Kite. Julian, yung gamit niyang hero dito. Oo, Chinain. Oh, Chinain Gang. Tapos nag-sword pa alis. Yun lang yung kailangan niya gawin. Oh, kailangan niya. Yun lang, ganun lang kadali para sa kanya. So mahirap dito for SG if ever na gusto... I-force nila dito na magkaroon ng teamfight tapos mabilis na makakatak kasi dito si Demon Kite and yung burst damage na pwede niyang ibigay. Mm-hmm. So, na, yung turtle natin, sisimulan. Pero nag- Okay, heavy spin for Demon Kite for that secured turtle kill for Philippines as SG will be forced to back away doon sa teamfight na yon. Okay, na-realize dito ng RSGPH na in terms of the early game, may kita mo naman na nakakalamang talaga in terms of composition yung side ng RSGSG. Why? Because of the, sabihin na lang natin, heavy spin na meron yung Akai and possibly si Miko din, yung damage output niya on Dalilia, hindi din biro yan. Kaya ang ginawa nila, binate out nila, pinag-heavy spin nila, at nung na-chain ni Demon Kite, tsaka niya pinihit yung retribution. That was perfectly played from the side of RSGPH. Very calculated for RSG Philippines. Like, pinake-note talaga nila yung mga skills and even the spells na paribitaw dito ng SG sa ating laro. So, this time for Philippines, makakita tayo ng double laning for Eman. So, mabilis siyang mag-clear na minion wave because of the Blazing Duet. After nung dumiretso siya sa may middle lane, so expect na magiging mabilis ang pag-spike ng damage nitong Claude of Philippines. At ngayon lang ako din nakakakita na sobrang aggressive at grabe mag-zone ang isang Angela. Mm-hmm. Well, alam mo, si Light talagang matlakas yung loob nito. And speaking of, meron pa siyang sprint na pwede niyang gamitin. Kung ititignan mo kasi, aside from... sabihin na aside from the heavy spin, sa ano yung mag-stand sa'yo dyan? Circling Eagle? Eh, technically, hindi mo din gagamitin yan against ano eh. Against Angela. Kasi ang gusto mong tamaan yan, si Aqua. Oo, kumbaga kailangan. Kumbaga medyo delikado pa, hindi mo siya pwedeng laging gamitin. Not unless magiging maganda yung position. Ako si 5-0, kaya yan. Lumipad! Kakasabi lang natin. Nice niyan lumipad. Yun nga lang, medyo delikado ang kanyang paglipad. And that is going to be double kill para dito kay Eman sa ating laro. At habang nangyayari yon, Demon Kite, zinazone si Miko. So somehow, nakita natin yung binanggit ni Butters na ang pinaka-crowd control dito ng SG ay hindi din talaga ganun ka-advisable na gamitin basta-basta. Uh-huh. Unless si Paquito, yung unless si Paquito humarap sa Angela, I don't think na talagang matatakot siya. Kung titignan mo sa Jablo dito, humahanap siya ng perfect spot para pigilan yung pag-jungle or pag-turtle dito na side ng PH. Pero ang ganda din ng pagkakasetup ni Demon Kite. Ginamit niya yung sword para mabawasan tapos pinindot niya yung retribution. Mabilis lang. Oo, tsaka nakapwesto pa si Nats if ever na pumasok yung Paquito. So, nandun pa rin yung teamwork kumaga ng Philippines ngayon. Yung calculation again of Demon Kite, nakilala siya as isa sa mga pinakamagagaling na mag-secure ng objectives na jungler dito sa Pilipinas at pinapakita niya ngayon. This is the same story actually. Galing dun sa ating game number one. In terms of how RSG is playing, parang
parang may funny pa din sa lineup nila kasi ang bilis kumbaga ng rotation nila. Sino mo to si Demon Kato? Win a 1B to si ano? Dalawa eh, no? Win a 1B to si Jabla tsaka si Bray. To the point na dapat siya yung nakakaroon ng problema dyan, pero utilizing his skills to his advantage, hindi siya mababawasan whatsoever. Si Eman din nakakuha na ng turret sa may baba. Grabe yung laro ni, ano, dito ni Eman. Parang gusto, parang yung performance niya pang M4. Oh, ready na agad, no? Ready na agad din. Sabi niya, ready na po ako. Sakto may passport na rin if ever nalilipad para sa M4. Oo nga eh. Ito mo si Demon Kato? Si Eman. Op, naipit ka lang doon. Pagkito, hindi tumumba, M4 talaga. Uy, naku po! Naku talaga, M4! Naku po, M4! M4! Naku! M4 talaga. Oh my goodness, Eman! Pinagbala ka na masama ng kanyang sister team. Imagine, nandun na, nagkaroon ng crowd control for SG. Ang tagal niya na hold dun sa may tore, pero hindi pa rin na-secure ng kill ng SG dito. So, kulang pa sila somehow dito in terms of the damage. And RSG Philippines continues ang kanilang pagiging aggressive dito against SG. Just look at that. Whenever there's an opportunity na kumuha ng objective, kumukuha siya, and that is the turret on the top lane. And SG naman, medyo nagiging reactive sila ngayon sa ginagawa ng kanilang sister team. And they can't really do anything. Nats is just a beast doon sa kanyang lane. At kahit si Jablo, hindi na makagalaw kung iisipin mo. Although hindi si Nats yung nakakuha ng kill na dalawa kay Jablo. Pero kasi mag-iingat ka na rin eh. Kasi kung hindi talaga guguhit yung damage output ng combination mo. Wala eh. Wala. Ano ka? Kakalimutin ka yung pa-uwi. Tingnan mo. O galit na galit to. Oo. Teka lang, napadaan si Nats doon. Actually, Demon Kite with the Holy Crystal. And tama yung binagkit mo dito. Pag hindi talaga tatama yung combo mo, kahit anong pindot mo, hindi talaga eh. Na-experience ko na yun. Oh, paano? Kailan? Kahit gano'n mo pin... Nung nag-1v1 tayo nila man, Jin. Kahit anong pindot mo, kahit kabisaduhin mo yung combo, kung hindi talaga tatama, hindi talaga. Hindi talaga tatama. O si Eman, ako po tinamaan ng onti. Pero si Eman, ako... Ganda ng blazing duet. Oo. Sakto lang din. Para mapalayo. Ano yun? Ang tawag doon, guys. Ano yun? Warning shot. Ay, warning shot! 505! Okay, warning shot yun na dahil si Nats pala ang kukuha ng kill para sa side ng Philippines as Mikomi will be forced to use that Black Shoes Jablo ay medyo mapapasuntok na ng konti as Eman ay BMI out against that heavy spin of Bray. Grabe yung galawan ni Eman dito. Yung presence of mind niya, isipin mo, dapat mahuhuli na siya ng combination ni, ano, ni Jablo. Pero hindi eh, naramdaman niya. Naramdaman niya, sumaid step. Oh, kahit din doon sa heavy spin ni heavy spin dito ni Bray, naramdaman niya kung saan pwede manggaling 'yon. Talaga ni Eman makakuha ng kill doon as Diablo will be down as well. That is a double kill para dito sa Claude ng RSG Philippines 4-0-2 para kay Eman dito sa atin. Ang sakit to, chain lang yun. At alam mo, yan talaga yung kaya gawin ng isang Julian at nakakatakot pa dyan, napaka-versatile na hero and baby cakes. Talagang pinipilit niya nalang i-push yung lane at sabi niya, talagang nilibirus passion ko nalang to. Para kahit magpano, nakapag-push ako ng onti, nakakuha ako ng onting gold. It helps with the cost na balik na rin itong game na to. Pero kasi considering that si Eman, late game hero, pero ang score niya ngayon, 4-0-3, 0-9 yung score. Parang ano eh, GGCU. 80% no? GGCU playoffs. Ito na, nakaredy na kami. Kaya sinabi mo din kanina, kung pwede i-fast forward na, i-diretso na natin ang finals. Oh, yun nga eh. Well, wala naman tayo sinasabi, pero... It's parte ng proseso nga pala parte to. Parte ng proseso, pero alam mo, itong mga teams na to, madaming pwede mangyari sa isang araw o sa dalawang araw. Oh, si Nats. Walong araw pa tayo. Oh, walong araw pa tayo, pero si Nats, grabe tumakbo, parang pang isang linggo. Makita nyo naman yung pagdaan doon. Original manipulation, pero 505. Nats with a double kill. Grabe yung free hit dito ni Eman. Napakabilis ngayon ng ginagawa ng side ng RSG Philippines. May naka-stack na Claude dito. Meron ding Masha na tumatakbo anytime. Samahan mo pa ng speed na pwedeng ibigay ni Light sa kanya mga kakampi. At eto na naman, mamamatay pa nga dito si Mikomi. Hindi, makakatakas pa doon. Black Shoes sa kanya nagamit. Ayun lang. Sinat sinama. Napasobra. Bro, you want to go to our bootcamp? I'm your sister, we're your sister team, sabi ni Inat. Can I look at your bootcamp? Ayan, nangyari yun. Kaya doon muna siya. Yung storytelling natin, dinala ng RSG SG, especially si Bray,
si Nat sa kanilang bootcamp. Oh, oh speaking of, ito naman. Pinasok yung bootcamp. Sabi, asan si Nat? May laro pa kami. Pinasok yung bootcamp. Although merong tatlo makakatulog sa bootcamp dito ng SG. And ang Lord maledepensahan pa rin dito ng SG. Pero nga lang si Diablo papasok. Aqualight and Demon Kite, lalayo muna sila dito sa mga players of SG. Alam mo, for the side of RSGPH, ano eh, ito lang talaga yung laro nila eh. Wala naman silang ginagawang special eh. The usual. Kumbaga, another day in the office. Just a normal day. Parang ano, woke up like this. Dominating like this. Parang nakalimutan na nga na yata nila yung tunog ng defeat. Kasi, parang after na to, next game. Kasi sobrang bilis eh. Dun, defeat. Ayan, diba? Ako kasi kabisado ko na po ang tunog ng defeat. Sa totoo lang. Kaya, yung mga, syempre, kalma lang muna tayo dyan. Kalma lang muna tayo. Grabe yung damage ni Eman, oh. 53. Alam mo, si Eman dito kasi. Ano yun? Papasinin mo, 4-0-3 siya kanina. Alam ko, 4-0-4 na siya ngayon, eh. Si Eman, ang ganda na naging early game niya to the point na yung mga first few minutes of the game, meron na siyang double kill. So, talagang i-expect mo na lalakas yung loob ni Eman. Plus, yung fact pa na si Light, binibigyan pa siya ng heart guard. Grabe, so, yung speed. Pwede niyang gawin na Blazing Duet, nakakatambay siya dun sa gitna ng lahat. Oo, kumbaga meron. Sige Bray. Bray. Pero si Nats dito, ang kanilang medyo magkakaroon ng displacement on that. At ginamit na yung heart guard ni Light as Diablo will be Diablo up. Diablo, walang damage. Ang sakit, no? Battle of the Beast. Pero lumamang dito ang damage ni Demon. Si Baby Cakes. Baby Cakes, medyo delikado dun. O si Eman, teka lang. Trip on the boot camp! Sinama! Ay! Sabi niya, halika dito! Kaya naman pumunta sa boot camp namin. Pero yung ala guys, nakikita natin dito. Miles or 5 is done. Ito na may mga moments kung saan medyo nalulugi doon sa paggamit ng Circling Eagle. Yung kailangan nilang bantayan kung meron pang BMI. Pero nakapagayan, Heavy Spin, ginamit dito ni Bray Nats ang mapapalayo doon. Pero nakaready siya mag-zone up mga players of SG as Philippines will secure this Lord. Si 505 sumama. Nagulat eh, no? Parang nangyari doon, Butters. Sumama sa boot ka. Parang nangyari doon, Butters. Sabi ni 505, bro, I got this. I will stand. Nakulat siya, nag-BMI palabas eh. Ang layo nung sipa, pre. Para nangyari doon, edo pumasok si Eman, pumunta ng bootcamp. Mm-hmm. Sabi dito, sino sama naman sa bootcamp namin? Si 505 yung pinakaunang nag-react. Si 505 sumama sa bootcamp. Sumama sa bootcamp ng Pilipinas. Si Bray. Sige, ikot ka dyan. Sabi niya, hilong-hilong ako sa nangyayari ngayon. Uy, pero nga si Diablo. Kaso merong heart guard. Merong Blazing Duet, merong heart guard. Lahat na isama mo na. Nag-black shoes ka pa. Oh my goodness, this is total domination from RSGPH, dominating yung kanilang sister team. Ang tanong, is matatapos na ba nila? Eto ngayon. Oy, nako, patay dito mga players na side ng RSG Philippines. Baby Cakes with the ultimate, pero eto na, RSG Philippines will win with a 2-0 against their sister team. Alam mo, eto lang yung masasabi natin dyan, RSGPH, pinatunayan na sila ang kampiyon ng MPL Philippines, and for the longest time, Philippines has been the strongest country in MLBB. And right now, ang mission ng side ng RSGPH ay patunayan na kung ano ang tunay na lakas ng Pinas.